Okay na. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ang ating itatalakay ngayon ay tungkol sa paniniwala natin sa mga sahaba. Yung topic ng khutbah kanina, mahirap nating i-topic ngayon dahil mayroong connection doon sa pag-celebrate ng birthday ni Propeta Muhammad SAW. Parang hindi maganda yung ano. Kasi parang may kunting pagsang-ayon ba? Kaya yun na lang tungkol sa mga sahaba. Tungkol sa mga sahaba. Allahu alam kung ano yung pinaka-ano niya, pinaka-maksud o yung tinutukoy niya doon. Pero ano kasi nakarang araw lang sinelebrate yung birthday ni Propeta Muhammad SAW. So, nung khutbah kanina, yung tungkol sa pagpuri kay Propeta Muhammad SAW, pag ano, kaya kung makikita mo yung mga nag-celebrate ng birthday ni Propeta Muhammad SAW, yun ang lagi nilang sinasabi na dumating sa atin si Propeta Muhammad SAW bilang biyaya ng Allah, ganito, ganito. Tapos, minsan magsayo-sayo pa sila sa lugar kung saan na sineselebrate. May malaking cake pa, nakalagay, happy birthday, ya Rasulallah, sa cake. Meron pang kandila, yung sheikh yung mag-blow the candle. Yung sheikh nila mag-ano. Kasi yung ano doon, yung parang pinukuri nila, ang Propeta Muhammad SAW sa isang araw lang. Sa atin, lagi natin pinupuri ang Propeta Muhammad SAW. All the time, walang specific na araw. Ganun din sa halimbawa kung sa Mother's Day, ganun, na isang araw lang nila na inano yung magulang nila. Father's Day, ganun din. Sa Islam, hindi. Araw-araw sa Islam. So kanina, parang ano ko, maganda yung topic, mashallah, yung pagpuri kay Propeta SAW na naaayon sa kanyang posisyon na bilang propeta, hindi nalalagpas pa. Hindi tulad ng pagpuri sa mga Kristiyano kay Jesus na lumangpas sa pagiging propeta hanggang sa sinabi nila na anak ng Allah, mga ganun, a'udhu billahi min dhalik. So ang ating italakay ngayon, inshallah, matalakay din natin yung tungkol sa history ni Propeta SAW, kung sino siya, kung ano yung biyaya na nagdulot nung siya ipinadala ng Allah sa atin. Ang ating paniniwala, mga kapatid, sa mga sahaba, unang-una, ang sahaba ay plural, na ang singular ay sahabi. Sahabi, singular, ang plural niya ay sahaba. Kung babae, sahabiya. Kung plural na mga babaeng sahaba, sahabiyat. Ganun. So kapag sinabing sahabi, sinasabi ng mga ulama na ang sahabi, ito yung tao na kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nang pinaniwalaan hanggang sa namatay siya. Ibig sabihin, hanggang sa namatay yung tao na yun ay Muslim pa rin siya. Yun ang matawag na sahabi. Kapag nakasama niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinaniwalaan niya at namatay siya sa ganong paniniwala, matatawag siyang sahabi. Sa ating sinabi na makasama, may mga ulama nagsabi na kapag nakita niya si Propeta Muhammad SAW at pinaniniwalaan at namatay siya sa ganong paniniwala, matawag siya na sahabi. Hindi natin sinabi na makita niya kasi may mga sahaba na hindi nakakita. May mga sahaba na bulag. Tulad ni Abdullah bin Ummi Maktum, yung taga-Adhan, na yung kapalit minsan ni Bilal na taga-Adhan. So, hindi siya nakakita. So, pero nakasama niya si Propeta Muhammad SAW, matawag pa rin siya na sahabi. Pero sino man ang nabuhay sa panahon ni Propeta Muhammad SAW, pero hindi naniwala sa kanya, kahit na nakita pa siya, hindi matawag na sahabi. At ganoon din, sino man ang naniwala kay Propeta Muhammad SAW sa panahon niya, pero hindi niya nakasama. Halimbawa, taga-Yemen, narinig niya na si Propeta SAW ay nasa Madina, pinaniniwalaan niya. Nung siya ay pumunta na sa Madina, naabutan niya, napatay na si Propeta Muhammad SAW at nakalibing na. Hindi pa rin siya matawag na sahabi. Kahit na sa panahon siya ni Propeta Muhammad SAW, naniwala. So ang matawag lang na sahabi ay yung taong nakasama, nakasalamuha ni Propeta Muhammad SAW at naniwala at
namatay sa ganong paniniwala kahit pa na siya ay nagmurtad. Halimbawa, nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami ang may mga sahabang nagmurtad, ibig sabihin lumabas sa Islam. Pero na-realize sila na mali yung ginawa nila, bumalik ulit sila sa Islam. At namatay sila na sila ay Muslim, matawag pa rin silang sahabi. Matawag pa rin silang sahabi. At maraming mga example doon sa kanila. Ngayon, ano ang ating paniniwala sa kanila? Ang paniniwala natin sa mga sahaba na sila ang pinakamainam na tao na nilikha ng Allah pagkatapos ng mga propeta. Ang mga propeta at mga sugo, sila yung pinakamainam na tao na umapak sa lupa. Pagkatapos ng mga propeta at mga sugo, ang mga sahaba, sila yung pinakamainam na tao pagkatapos ni Propeta Muhammad SAW. At ang pinakamainam sa kanila ay ang nasa umpisa, yung apat na khalifa, si Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sila yung pinakamainam sa mga sahaba. Ang number one si Abu Bakar, next si Umar, next si Uthman, next si Ali. At pangsunod sa kanila yung kabilang sa 10 pinangakuan ni Propeta Muhammad SAW ng paraiso, na sila ay buhay pa. Sila ay buhay pa, subhanallah. Kaya nga, kabilang sa kanila si Talha bin Ubaidillah. Si Talha bin Ubaidillah, siya ay naglalakad sa kalsada. May kausap si Propeta Muhammad SAW. Kanyang sinabi sa kanyang kausap, gusto mo ba makakita ng taong taga-paraiso? Sabi niya, Uyya Rasulullah, tingnan mo yung tao na yun. Tinuro niya si Talha bin Ubaidillah, subhanallah. Talha, Sheikh. Talha bin Ubaidillah. Iba yan si Abu Ubaida. Talha bin Ubaidillah. Subhanallah, paano pag ikaw yun, halimbawa, ang Propeta Muhammad SAW na may kausap siya, sabihin sa kausap niya, gusto mo ba makita ng tao sa paraiso? Tapos tinuro ka. Limo, si Brother Ali. Tinuro siya. Subhanallah, hindi ka makatulog siguro pagka naturo ka ni Propeta Muhammad SAW na buong gabi hindi ka makatulog na ikaw ay taga-paraiso. Sa ano? At kabilang doon sa kanila din, si Sa'ad bin Abi Waqas. Si Abu Ubaida, Amir bin Jarrah, yung sabi ni Sheikh, si Abu Ubaida, Abdurrahman bin Auf, tapos si Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, at yung panghuli, si Sa'id bin Zaid. Sila yung sampu na binensyon ni Propeta Muhammad SAW sa isang hadith na iniisa-isa niya. Sinabi niya, si Abu Bakar ay sa paraiso, si Umar ay sa paraiso, si Uthman ay sa paraiso, si Ali ay sa paraiso, si Abdurrahman bin Auf ay sa paraiso, si Talha bin Ubaidillah ay sa paraiso, si Zubair bin Awam ay sa paraiso, si Sa'ad bin Abi Waqqas ay sa paraiso, si Abu Ubaida Ahmed bin Jarrah ay sa paraiso, at si Sa'id bin Zaid ay sa paraiso. Sampu sila. Bukod sa sampu, pagkatapos sa kanila ay sumunod na yung mga ilan sa mga sahaba tulad ni Bilal. Na siya din ay napangakuan din na siya ay sa paraiso, at ganun din si Ukasha. Si Ukasha bin Muhsin. Si Ukasha bin Muhsin, ang kwento niya, sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, nung sinabi niya na mayroong 70,000 ng mga Muslim sa kanyang umma na makakapasok sa paraiso na hindi natatanungin pa. Hindi nadadaan pa sa pagsusulit. Direct na sa paraiso, wala ng checkpoint. So si Ukasha bin Muhsin tumayo, sabi niya, Ya Rasulallah, hilingin mo sa Allah na mapabilang ako sa kanila. Sabi niya, Prophet Salam, ikaw ay kabilang sa kanila. Subhanallah. May tumayo na naman, ako din ni Rasulallah. Hindi na, naunahan ka na ni Ukasha. Hindi, ibig sabihin na yung tao na yun, hindi kabilang. Parang sinirado lang ni Prophet Salam yung pito, kasi lahat na sila, maghiling niya eh. Sabi niya, naunahan ka na ni Ukasha. Ganon. Subhanallah, sino yung tao na pag masabihan ka? Kaya ang ating paniniwala bilang Ahlus-Sunnah wal Jamaah, hindi ka pwedeng mag 100% sa isang tao na siya ay makapasok na sa paraiso. Kahit Muslim pa yan. Although, hinahangad natin na siya ay makapasok sa paraiso dahil Muslim siya. Pero hindi 100%. Maliban lang sa kung sino yung sinabi ng Allah at ni Propeta Muhammad SAW na yung tao na yan mismo, yan yung pangalan niya, siya ay sa paraiso.
Ganun. Pero yung iba, hindi. Hindi pwede. At yun ang sabi ng mga ulama. Ganun din yung sa shahid. Pag mayroong masyahid sa digmaan, hindi mo pwedeng sabihin na siya ay paraiso na. Pero hinahangad natin na siya ay maparaiso na kahit siya ay na-shahid. Maliban lang sa tao na sinabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung tao na yan, yan ay sa paraiso. So yun ang ating sana sa mga sahaba na, at ang mga sahaba ng kapatid, pinuri sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Napakaraming aya, subhanallah, walang tao na pinuri ng Allah sa Quran tulad ng pagpuri sa ng Allah sa mga sahaba sa Quran. Sa Quran, pagkatapos pinuri ng Allah ang mga propeta, ang next na grupo ng mga tao na pinuri niya ang mga sahaba. Subhanallah, ang Allah pag pinuri niya ang isang tao, anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Subhanallah, ang pagpuri iba sa pagmamahal. Minahal ka ng Allah pero hindi ka pinuri, mahal ka lang niya. Pero pinuri ka ng Allah, pagmamahal na dagdag, may dagdag. Puri. Ang mga sahaba ay pinuri sila ng Allah at hindi lang sa puri, kundi pinangakuan pa silang lahat ng Allah ng paraiso. Lahat sila. Ang Allah pinangakuan na sila ay lahat makapasok sa paraiso. Halimbawa, sabihin sa iyo na yung mga taga-Islamic center sa Yambo, lahat ng umaatin i-break Friday. Di ba? Halimbawa, nabanggit sa Quran na lahat sila ay pinangakuan sa paraiso. 100%. Puno ito Islamic center. Di ba? Sabi niyo. Lahat ng atin sa Yambo Islamic Center every Friday. Subhanallah. 100% sa paraiso. Ano? Subhanallah. Siguro kahit na may duty ka, mag-absent ka kasi paraiso yun eh. Nasa Quran. Subhanallah. Pero wala sa Quran yun. So yung ano, yung point natin doon na ang mga sahaba, iba sila kaysa atin. Hindi sila basta-basta. Dahil pinili sila din ng Allah na maging kasamahan ng pinakamainam na propeta. Si Propeta Muhammad ang pinakamainam na tao na nilikha ng Allah, kaya pumili siya ng mga pinakamainam din na tao na maging kasama niya. At pumili din siya ng mga pinakamainam na babae na maging asawa niya. Kaya nga sinabi ng mga ulama, ang mga asawa ni Propeta Muhammad SAW ay tinatawag na ina ng mga mananampalataya, nanay ng mananampalataya. Hindi sila natawag na ina ng mananampalataya maliban lamang na sila ay naging asawa ni Propeta Muhammad SAW. Nung sila ay hindi pa naasawa ni Propeta Muhammad SAW, hindi sila natawag na ina ng mananampalataya. Kaya yung karangalan nila na mga asawa ni Propeta Muhammad SAW na ina ng mga mananampalataya ay nakadepende kay Propeta Muhammad SAW. At ganoon din yung mga sahaba. Ang mga sahaba, hindi sila naging pinakamainam na tao pagkatapos ng mga propeta at mga sugo na nilikha ng lupa, maliban na lamang na dahil ito sa kay Propeta Muhammad SAW. Kung wala si Propeta Muhammad SAW, hindi siya naging pinakamainam na tao sa balat ng lupa. Kaya nakadepende pa rin ang karangalan nila. Kaya ang pagpuri ng Allah sa mga sahaba ay pagpuri kay Propeta Muhammad SAW. Halimbawa, si Ustaz Idris, meron siyang mga kaibigan. Halimbawa, na yung sa mga Islamic center, siya yung alimbawa hawak niya yung mga estudyante, siya yung nagmamanage lahat. Pag yung mga Arabo pinupuri yung mga estudyante, mashallah ito, ang ibig sabihin nun magaling yung ano, yung nagmamanage yung ano, mashallah. So puri yun sa original. Kaya ang mga sahaba, hindi sila basta-basta na tao. At ang Allah, marami siyang binanggit sa Quran na aya, magbanggit lang tayo ng iba, na sinabi na Allah, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Sa malapit na kalawa, sinabi na Allah, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, at yung mga naunang mga Muslim, sabi na Allah, at yung mga naunang mga Muslim, minal muhajirin wal ansar, na mula sa mga muhajirun. Yung mga muhajirun, sila yung mga nag-hijra mula sa Makkah papuntang Madina. Wal ansar, yung ansar, sila yung mga Muslim na taga Madina na tumulong doon sa nag-migrate. Siyempre, yung mga nag-migrate, wala silang pamilya doon sa Madina. So sila yung nag-istima doon. Kanyang tinulungan. Sabi na Allah, wal ladhina taba'uhum bi ihsan, at yung mga sumunod sa kanila sa kabutihan.
sumunod sa mga sahaba sa kabutihan, radiyallahu anhum, sila ay kinalubdan lahat ng Allah. Allahu Akbar. Allah, ang Allah ang nagsabi, hindi si Propeta Hussein, hindi ang mga ulama, ang Allah ang nagsabi. At hindi lang nun, waraduan, at sila din ay nalulugod sa Allah. Subhanallah, ang Allah ay sumaksi na sila ay nalulugod sa Allah. Mayroong mga tao kasi na sinasabi nilang mahal namin ang Allah, kami nalulugod sa Allah. Pero kung makita mo sa dila lang nila, wala sa puso. Kasi yung ginagawa nila sa lungat sa utos ng Allah, kung mahal nilang Allah, dapat alinsunin sa utos ng Allah. Pero ang mga sahaba, mismo ang Allah ang nagsabi na itong mga tao na ito, nalulugod sila sa akin. Subhanallah. Totoo yun kasi nakikita na Allah ang ating mga puso. At ano pa yung ganti pala sa kanila? وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. وَعَدَّ لَهُمْ, si Abdul Hamid lang yung kausap. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. At ang Allah ay pinangakuan din sila ng mga hindi lang paraiso, mga paraiso. Jannat, plural ng Jannah. Kasi ang Jannah, singular. Pag plural, Jannat. Marami siya ang paraiso. Kasi kung isa lang ang paraiso, ibig sabihin, isa lang ang ating level. Iba-iba ang ating pananampalataya eh. Maraming si Abdul Hamid, nagsasala ng tahajud, ako hindi. So mas mataas ang antas niya sa akin sa paraiso, di ba? Halimbawa, at least makapasok sa paraiso. Halimbawa, yung asawa niya sa paraiso, isang daan. Dahil siya ay nagtatahajud. Ako, dahil niyang tahajud. Dalawa lang, tatlo lang. Pero at least mayroon, di ba? Kaya magkakaiba. Tulad kung, kaya nga sabi ni Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullah, kung paano nagkakaiba ang ating pananampalataya, ganun din nagkakaiba ang ating level, antas sa paraiso. Sa paraiso. Kaya magpaanuhan tayo. Kaya nabanggit sa hadith na mayroong mga tao sa paraiso, na taga-paraiso na ha, na makikita nila ang kanilang mga kasama sa taas na para mga between. Yung mga kwarto sa taas, may kita para mga between. Para mga between sa sobrang layo at mga between sa sobrang ganda. Hinahangad nila, saan na makapunta ako doon? At least sa paraiso siya. So, magkasama nila, pero napakataas ng antas sa paraiso dahil meron siya ginagawa na ibada na hindi ginagawa ng kanyang kasama na sikreto lang. At sabi na Allah pa, khalidina fiha abada, at sila ay maninirahan doon magpakailanman. Ang mga sahaba yun, ang tinutukoy ng Allah, dhalikal fawzul azim, at yun ang tunay na tagumpay. Ang Allah na nagsabi, subhanallah, yung sinusujudan mo, yung nirurukuan mo, yung hinihingan mo ng kapatawaran kapag ikaw ay nagkasala, nung hinihingan mo ng tulong kapag ikaw ay may problema, nagsabi dito na yun ang tunay na tagumpay na ang pagpasok sa paraiso. Kaya nga, sabi ng mga ulama, kung gusto mo ng tunay na tagumpay, gayahin mo ang mga sahaba para purihin ka rin ng Allah. Para purihin ka rin ng Allah. Sinabi din Allah sa ibang aya, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَجَاهَدُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Sinabi ng Allah, at yung mga taong naghijra mula Makka papuntang Madina at nag-jihad sila, nakipagbaka sa landas ng Allah, at yung mga taong walladhina awaw wa nasu, at yung mga taong tumulong sa mga naghijra, sabi yung mga Ansar, mga taga Madina, sabi ng Allah, humul ulaika humul mu'minuna haqqan, sila yung mga tunay na mananampalataya. Sasaksihan ka ng Allah, 'di ba? Nakalagay doon. Nakalagay doon si Badr Hussein, si Sheikh Hussein Rubio. May katawagan. Huwag lang sa example na lang. Si Badr Irfan na lang. Limbo, binanggit ng Allah sa Quran, pangalan Irfan, siya ay kabilang sa mga tunay na mananampalataya. Allahu Akbar. Ano yung mararamdaman mo? Subhanallah. Subhanallah. Ano yung mararamdaman mo? Kabilang, sinabi ng Allah na ikaw ay kabilang sa mga tunay na mananampalataya. Ito sabi ng Allah sa Quran na yung mga naghijra at yung mga tumulong sa mga nandiyan sa na taga Madina, ulaika humul mu'minun haqqa, sila yung mga tunay na mananampalataya. Sinaksihan ng Allah na sila yung tunay na mananampalataya. Lahum magfiratun wa rizqun karim,
mapapasa kanila ang kapatawaran ng Allah at magandang biyaya. Ito ay sa paraiso. Napakaraya pang aya. At sinabi ni Propeta Muhammad SAW, "La tasubbu ashabi." Huwag niyong siraan ang aking mga kasamahan. "Law anna ahadukum anfaqa zahaban." Ini, "Law anna ahadukum anfaqa ini bimithli uhudi zahaban. Ma sawa mudda ahadihim." Aw kama kasa ayo salam, sabi niya, "Huwag niyong siraan ang aking mga sahaba." Sino ang kausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yung mga kasama din niya. Ito ay nangyari, Masha'Allah, Badr Ali, Masha'Allah. Bigyan mo ng riwayat, Masha'Allah. Ito ay nangyari noong si Khalid bin Walid, bagong Muslim pa lang si Khalid bin Walid, meron siyang nasabing hindi maganda kay Abdurrahman bin Auf na matagal ng Muslim. Na yun ay umabot kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kinausap niya si Khalid bin Walid. Sabi niya, "Huwag niyong siraan ang aking mga sahaba." Although si Khalid bin Walid ay kabilang sa mga sahaba. Kung ang isa sa inyo ay magbibigay ng sadaka ng kasing bigat ng bundok ng Uhud sa Madina na ginto, ay hindi pa rin matutumbasan ang binibigay nila na sadaka na dates na ano lang, yung sa palad lang na reward. Isang dakot na dates. Isang dakot na dates ang ibigay na sadaka ng mga sahaba, mas malaki pa ang reward nila kaysa sa atin na magsadaka ng kasing bigat na Uhud na ginto. Kasing bigat na Uhud na ginto. Laki ng Uhud, di ba? Nakapunta tayo sa Uhud, mashallah. Sana makabalik tayo sa Uhud. Doon. Inshallah. Di ba? Maganda yung travel na yun, eh, mashallah. Madina, sa Quba, sa Uhud, mashallah. Sa Badr, inshallah. Binanggit din sa hadith ni Propeta SAW, sabi niya, "Alaykum bisunnati wa sunnatil khulafai rashidil mahdiyin, addu alayha bin nawajid, wa iyyakum muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathin bid'ah." Sabi niya sa mga tao na sundin ninyo ang aking sunnah at ang sunnah ng mga khulafa, yung apat na khalifa, sila ay kabilang sa mga sahaba. Panghawakan nyo ito kung nagamit ang iyong mga ngipin. Ibig sabihin, yung ngipin, di ba, yung ngipin dito na yung malaki, di ba, mas makapit siya pag kumagat. Panghawakan nyo ang sunnah namin kung paano nyo kinakagat ang isang bagay na gamit yung malaking ngipin nyo dito. Yung ganbat pagka dito ka, pag meron kang kinagat dito, hindi masyadong makapit. Pero pag dito o dito, makapit talaga yun. Mapuwer na talaga. Ganun yung utos ng isa na panghawakan ang kanyang sunna at sunna ng mga sahaba. Sabi ng mga ulama, hindi yun sinabi ni Propeta Muhammad SAW maliban na lamang na ganun kahalaga ang mga sahaba. Ganun kahalaga ang mga sahaba ni Propeta Muhammad SAW. So yun yung summarize ng ating paniniwala bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah sa mga sahaba, na sila ang pinakamainam na tao na nilikha ng Allah at sila din ang nagdala ng Islam sa atin, dahil hindi natin nakita si Propeta Muhammad SAW. Hindi natin malaman si Propeta Muhammad SAW kung hindi sa pamamaraan ng mga sahaba. Nang dahil niya, kung kaya anumang hadith na mabasa mo o marinig mo o malaman mo tungkol kay Propeta Muhammad SAW, laging sinasabi, ayon kay Abu Huraira, sinabi ni Propeta Muhammad SAW. Ayon kay Anas bin Malik, kanyang sinabi, narinig ko ang Propeta Muhammad SAW na nagsabi na ganito. Ayon kay Ibn Umar, ganito. Puro mga sahaba, sila yung nagdala sa atin ng Islam. Kaya sabi nga ni Imam Al-Auza'i, kabilang sa mga tabi'in, si Imam Al-Auza'i, yung mga sumunod sa mga sahaba, sabi niya, kaya yung mga tao na naninira sa mga sahaba, ang katotohanan, hindi nila sinisiraan ng mga sahaba. Ang sinisiraan nila ang Islam. Dahil once na siniraan mo yung sahaba, sira ang Islam. Kasi bakit? Sila ang nagdala ng Islam sa atin. Halimbawa, si Brother Ali, siya yung nagsabi na bukas meron tayong outing doon sa RC. Bukas.
may nanira kay Ali na sinungaling yung taon na yan, manluloko yan, manluloko yan, ganyan, ganyan. Sa tingin niyo, maniniwala ba tayo na mayroong outing bukas? Wala. Kasi mayroong nasabihin na, ano, eh, baka, mali, baka totoo yung sinabi niya na sinungaling talaga or hindi makatotohanan. So, walang mayayaring, hindi tayo maniniwala sa kanya. Kung yun nang gagawin sa mga sahaba, na mga sahaba sila ay mga ganito, 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 subhanallah, sira ang Islam. At sinabi din ni Imam Al-Awza'i rahimahullah, ang paninira sa mga sahaba ay paninira kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kung sisiraan yung kasamahan mo, eh para kanya rin siniraan. Di ba yung sa kasabihan sa English, don't tell me who you are, but tell me who are your friends. And I tell you who you are because the same feather flocks together. Di ba? Di ba hindi? Size ko niya. Huwag mo sabihin sa akin kung sino. Sabihin mo sa akin kung sino yung mga kaibigan mo. Pag sinabi mo yung mga kaibigan mo na sila yung mga magnanakaw, yung mga ano, alam ko na kung sino ka. Ganun. Kung yung mga sahaba ay siraan, para nilang siraan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ganun natin yung ating paniwala sa mga sahaba na silang lahat ay sa paraiso at kung ano yung pag-intindi nila sa Quran at sa Sunnah, yun ang tama na gawin natin. Hindi sapat na intindihin natin ang Quran at Sunnah sa ating sariling interpretasyon, kundi kung paano ito naintindihan ng mga sahaba, mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi tama ang kanilang pagkaintindi. At yun ay inutos ng Allah. Inutos mismo ng Allah sa atin na sundin natin ang tinahak ng mga sahaba. Ano ang sabi ng Allah sa Surah An-Nisa? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Sabi ng Allah, at sino man ang sumalungat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos na naging malinaw sa kanya ang mga katibayan, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, at sumunod sa landas na hindi lang at tumahak sa landas na hindi landas ng mga mukminon, yung mga mananampalataya, nuwallihi matawal, hayaan namin siyang kung saan pupunta. Wanusli jahannam, at amin siyang itatapon sa impyerno at yun ang kanyang kahantungan. Sino yung mananampalataya nung binaba ang aya na yun? Sino yung mga mananampalataya nung binaba yung aya na yun? Ang mga taga-Iran, taga-ano, hindi. Mga sahaba. Sahaba. Sila yung mga mu'minon. Sila yung mga mananampalataya nung binabay. Ano, inutos ng Allah. Kanyang winar niya na sino man ang tumahak sa landas na hindi tinak ng landas ng mga sahaba, nuwallihi matawal, hayaan namin siyang saan pumunta. Wanuslihi jahannam, at itatapon namin siya sa impyerno. Wasaat masyat. Yun ang napakasamang kahantungan niya. Subhanallah. Kaya, ang pag-intindi natin sa Quran at sa Sunnah ay alinsunod kung paano ito naintindihan ng mga sahaba. Allahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. May tanong, Chef? Ustaz, yung mga sahaba kapag kasama nila po dito ng Hawa sa Islam, parang bubo ang araw nila, ngayon umalis sila, nandinis na Masyaallah. Ngayon sabi nila, oh, Prophet of Allah, mamamatay ka at mamamatay din kami. Paano na sa paraiso kung hindi ka natin kasama? Tapos, ano daw naman, ang Prophet of Allah, hindi siya makapagsalita. Mababa na regulasyon. Hanggang sa regulasyon na kung ano, kung kasama mo sila, kung mahal mo yung Prophet of Allah, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَأَحْسَنَ اللَّهُ رَفِيقًا. Sino man ang sumunod sa Allah at sa kanyang sugo ay sila yung makakasama nila ang mga propeta, mga nasyahid, mga mabubuting mga tao. Masha'Allah. Yan yung impresyon na dumating, Sheikh, na makakasama. Kaya nga, yung sa hadith ni Anas bin Malik radiyallahu anhu,
may dumating na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taga-bundok, yung mga bado. Sabi niya, "Ya Rasulullah, matas saa, usugo na Allah, kailan ang araw ng paghukom?" Taga-bundok yun, nagpumumuta ng Madina, nagtanong. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma adadta laha." At ano yung naihanda mo para sa araw na yun? Ano, kung halimbawa alam mo kung kailan ang araw ng paghukom, pero ano yung inihanda mo para sa araw na yun? Sabi niya, "Ya Rasulullah, wala akong inihanda maliban na lamang na mahal ko ang Allah at mahal ko ang sugo na, at mahal ko ang kanyang sugo." Sabi ni Prophet sallallahu, sabi niya, "Fa anta ma'a man ahbabt." Ikaw ay kasama sa kung sino yung minahal mo. Masha Allah. Sabi ni Anas bin Malik, sabi niya, "Fama farihna ba'da hadha al-yawm fil Islam." Sabi niya, at hindi kami natuwa, hindi kami naging masaya nung kami ay naging Muslim, maliban lamang nung hindi na tulad kung ano yung saya na naramdaman namin nung narinig namin yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kasama mo kung sino yung mahal mo. Kaya sabi ni Anas, saksi ang Allah na mahal ko siya, mahal ko ang sugo ng Allah, mahal ko si Abu Bakar at mahal ko si Umar. Kahit na hindi ko ginagawa yung gawain nila, at least mahal ko sila, makasama ko sila sa paraiso. Subhanallah. Amin, Sheikh. Kaya yung ating pasok kayo sa paraiso, gamay tayo. At saka ang pagmamahal, Sheikh. Kaya nga, nabanggit yung sa Quran, yung sa Suratul A'raf, sa Surah A'raf, nung sinabi ng Allah doon, nakalimutan ko yung aya, na yung kukunin na ng Allah, ay yung mga taong nasa paraiso, yung mga kaibigan nila, hahanapin nila, "Ya Allah, saan yung kaibigan ko? Yung kasama ko sa mundo." Ipapakita ng Allah, yan siya, pinaparusahan. "Ya Allah, kaibigan ko yan. Hindi magiging kumpleto yung kasiyahan ko dito sa paraiso kung wala siya." Kukunin siya ng Allah dahil doon. Subhanallah. Nang dahil doon. Automatic. Kukunin siya ng Allah. Yan sabi ng mga ulama, subhanallah. Tingnan nyo kung sino yung maging kaibigan ninyo. Dahil malay mo, balang araw, kahit siya hindi nakapagbigay sa'yo ng real dito sa mundo, baka sa kabilang buhay, yun ang maitulong niya sa'yo. Subhanallah, napakalaki tulong yun. Nahahanapin ka. Kaya nga sabi ni Ibn Qayyim, rahimahullah, si Imam Ibn Qayyim, estudyante ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sabi niya sa kanyang mga estudyante, "Kapag hindi niyo ako nakita sa paraiso, hilingin niyo sa Allah. Hilingin niyo sa Allah na makasama niyo ako." Kasi yung kaibigan, malaking epekto niya sa kabutihan at sa kasamaan. Sa kabutihan at sa kasamaan. Kaya nga sabi ni Petra sa Wasalam, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur amman yukhalil." Ang tao ay nakadepende sa relihiyon ng kanyang kinakaibigan. Kaya tingnan ng bawat isa kung sino ang kanyang kinakaibigan. Nakatingin siya kasi na. Tingnan ng bawat isa kung sino. Kung ang lagi niyang kasama sa kumpanya ay mga Christian, huwag na siyang magdalawang isip na mag-text kay Drakman na, "Bro, sundin mo ko dito, bro. Gusto makasama yung mga Muslim dyan sa center." Di ba? Magnayan ang luto. Kung kasama niya. Kasama niya, magnayan ang luto sa doon sa kumpanya, sa dorm niya, mapuro mga Christian, Friday, wala naman siyang ginagawa. Mag-text siya kaagad kay Brother Abdurrahman, "Bro, sundin mo ko dito, bro. Gusto ko makasama yung mga brother dyan sa center. Mas gusto ko makasama mga Muslim." Kasi pagkasama mo yung mga Christian, bababa yung iman mo. Pagkasama mo yung mga Muslim, tataas yung iman mo, masha Allah. Tataas yung iman mo pagkasama yung mga Muslim. O na, di ba? O na, Sheikh. Okay na. Kain na tayo. Subhanakallah, bihamdik, wa ashadu ala ilah, usagmukautubilay, wa akhira da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.